Yesu Kristo'y nabuhay na naisa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng Pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taon na nirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangalal siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat. Sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila ay naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiipo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakatutok online at nagsisimba
sa iba't ibang panig ng mundo, sang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyong narinig sa araw na ito, yung kwento na narinig natin, ay kadugtong ng ebanghelyo, ng kwento kahapon. Naalala niyo pa po ba? Para sa mga hindi nakapagsimba kahapon o hindi nakasubaybay, review tayo ng kaunti. Balikan natin ang kwento kahapon. Kung saan si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, tinanong niya si Pedro ng tatlong beses kung iniibig mo ba ako. Naalala niyo na yung kwentong yon? Tinanong ng ating poong Jesus Nazareno ang kanyang malapit na alagad na si Pedro tatlong beses kung iniibig mo ba ako? Na siya namang sinagot ni Pedro ng tatlong beses din na, opo, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Pagtapos nung tanungang iyon, pagtapos nung sagutang iyon, pinahiwatig ni Jesus kay Pedro kung paano siya mamamatay. Imagine mo, no? Pagkatapos mong tanungin kung iniibig mo ba si Jesus at matapos mong sagutin, opo, iniibig kita. Sabay sasabihin sa iyo kung paano ka mamamatay. Matatanggap mo ba yon? Mapaniniwalaan mo ba yon? Matapos ni Jesus ipahiwatig kay Pedro kung paano siya mamamatay, inutusan niya si Pedro na sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Pero sa halip na tumugon si Pedro kay Jesus ng oo, siya ay lumingon sa kasunod niyang alagad na si Juan, na siyang pinakamamahal ni Jesus. At tinanong si Jesus kung ano naman ang mangyayari sa kanya. Imagine ninyo, inuutusan ka. At nung inutusan ka, lumingon ka. Di ba may mga ganyang mga anak? No? Inuutusan mo, kinakausap mo, lilingon sa iba. Para bang magtuturo ng iba. Maganda pong pagtuunan ng pansin ang ginawa ni Pedro matapos sabihing sumunod ka sa akin. Sa halip na sumagot at umoo, si Pedro ay lumingon. Kapag kinakausap ka ng isang tao at ikaw ay lumingon, tatlo po ang pwedeng ipinapahiwatig mo. Una, hindi ka interesado sa sinasabi sa iyo. Kaya mo tinatalikuran, hindi ka interesado. Pangalawang dahilan, hindi mo pinansin yung taong kumakausap sa iyo. Kaya mo tinatalikuran ng tao kasi ayaw mo siyang pansinin. At pangatlo, hindi mo tinatanggap ang sinasabi sa iyo. Sa kaso ni Pedro, masasabi nating hindi siya interesado sa sinasabi sa kanya ni Jesus dahil mas interesado siya sa kung ano ang mangyayari kay Juan kaysa sa kanya. Pinapahiwatig sa kanya ni Jesus ang kanyang kamatayan. Sa halip na tanungin niya, linawin niya kung anong mangyayari sa kanya, ang tinanong niya ay kung ano ang mangyayari
kay Juan. Mas interesado siya sa mangyayari sa iba kaysa sa mangyayari sa sarili. Kaya nga, ang sinabi sa kanya ni Jesus, ano sa iyo? Kung itutuloy pa natin, siguro ang gustong sabihin ni Jesus kay Pedro, anong paki mo? Huwag mong pakialaman ang sa iba. Pakialaman mo ang sa iyo. Meron ka. Huwag kang tumingin sa iba. Plano ko sa iyo ang pagtuunan mo. Huwag ang plano ko sa iba. Hindi ba? May pagkakataong ganito tayo, nagkukumpara sa kung ano ang mayroon ang iba na wala sa atin. Nakikita ang buhay ng iba kaysa sarili nating buhay. Mas napapansin natin ang biyaya ng kapwa kaysa sarili. Lahat ito ay dahil nakalingon sa iba. Lumilingon sa iba sa halip na kay Jesus tumingin. Kaya madalas, naliligaw ang tao ay dahil nakalingon. Madalas nadadapa ang tao ay dahil nakalingon. Madalas, hindi nakikita ang hinaharap kasi nakalingon sa likod. Ganito po ang nangyari kay Pedro. Sa halip na makita niya ang plano ng Diyos sa kanya, mas tinignan niya kung ano ang plano ng Diyos sa iba. Kaya hindi nakatutupad sa plano ng Diyos ay dahil nakalingon sa iba. Mga kapatid, ito po ang kasanayan o habit na gustong baguhin sa atin ni Jesus. Dahil hindi natin makikita ang plano ng Diyos kung hindi tayo titingin sa Diyos. Huwag kang lumingon. Hindi mo makikita ang iyong biyaya, pagpapala, ganda at sariling buti kung lagi kang nakalingon sa iba. Kaya nga, nauso yung salitang, sana all. Huh? Nasabi nyo na ba yan? Huh? Kapag meron kang nakitang maganda, sana all maganda. Kapag meron kang nakitang makinis, sana all makinis. Kapag meron kang nakitang matalino, sana all matalino. Nauso yung salitang sana all kasi nakalingon sa iba. Hindi mo kailangang sabihin sana all kasi it's for all. Meron kang sarili. Merong para sa iyo. Merong nakatuon o nakalaan para sa iyo. Kaya sa halip na lumingon, iniimbitahan tayo ng ating Diyos na tumingin sa Kanya. Dahil ang taong tumitingin sa Diyos, nakikita ang plano ng Diyos. Nakikita ang sariling biyaya. Nakikita ang sariling pagpapala, buti at ganda. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unawain o unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan
Naway maging ang mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan, sa tuwing ginagawa namin ito sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang igapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Carolina, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan
kailan paman. Ipaintulot mong ako'y mapahandusay sa suma sa ibayong kaginawaan. Katiwasayan, paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyong kaliragan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan paman ipaintulot mong ako'y mapahandusay sa suma sa ibayong kaginhawaan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan paman ipaintulot mong ako'y mapahandusay sa suma sa ibayong kaginawaan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na sa mga ministry, organization at samahan ng mga simbahan, na salubungin ang pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Mamaya, sa ganap na 4:30 ng hapon, ang rito ng pagtanggap at sa banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang 3 ng Hunyo, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na mahuwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kami itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi mo kailangang lumingon sapagkat ang Diyos may nilaan para sa lahat. Ang kailangan mo lang tumingin sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.